ng lalapit na Jail Congestion Summit, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Nico Clavano, ang tagapagsalita ng Department of Justice. ASEC Clavano, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Ninia and Yusek Marge. Thank you for having me. ASEC, kamusta na po ang mga paghahanda ninyo sa nalalapit na Jail the Congestion Summit? At ano-ano pa ang mga activities at mga talakayan na aasahan sa summit na ito? Napaka-importante no, nitong Jail Decongestion Summit na ito. Isa tong malaking issue sa ating mga kulungan, sa BJMP po, tsaka sa Bucor. Medyo mataas na kasi yung congestion rate ho natin. No. Sa BJMP po, malapit na sa 400% ang congestion rate on average. Dito naman po sa Bucor, ganun din po, mga 400%. So, sa tingin po ng Supreme Court, DILG, tsaka ng DOJ na bumubuo ng JSCC or yung Justice Sector Coordinating Council kung saan nagko-coordinate sila. At mas maganda po yung communication no, ng tatlong justice actors. Tinukoy nila na malaking issue itong congestion rate natin. So, matagal itong pinaplano yung congestion summit no, na tinatawag natin. For the purpose na i-address itong mga problema na ito. And paano? Unang-una, kailangan natin i-reduce yung admission doon sa kulungan. Pangalawa, i-increase yung paglaya or yung mga releases natin ng mga PDL. At pangatlo, yung capacity po ng ating mga facilities sa BJMP tsaka sa DOJ, kailangan i-build yung capacity natin doon sa mga facilities po natin. Ano po yung number one na dahilan sa tingin nyo kung bakit hanggang ngayon ang problema nito ay hindi na matapos-tapos? Matagal na kasi yung congestion sa mga kulungan, alam po natin, and yet ang dami pong mga napapasok pa rin ng mga preso or persons deprived of liberty. Yes, yes. A very good question actually. At ito yung isa sa mga topics no na kailangan natin pag-usapan doon sa Jail Decongestion Summit. And sa tingin ko po, yung unang-una dyan, yung bail. Dahil marami pong nakakulong sa BJMP. Pre-conviction po ito, no? Yung sa mga BJMP na wala pang hatol, wala pang judgment. Hindi pa nila alam kung convicted ba sila or madidismiss yung kaso nila. Pero nandyan sila sa kulungan dahil hindi sila makakapagbayad ng piyansa. At ito yung isa sa mga ginagawa ng DOJ ngayon na pinababa natin yung amount ng bail na kailangan. Either 50% ng recommended bail or 10,000 whichever is lower. So ito ay isang napakagandang reforma na ginawa ni Secretary Remulla dahil ngayon yung mga kapatid natin na nakakulong na hindi lang talaga makapagbayad ng piyansa although bailable naman sana yung crime nila ay makakapagbayad or makakapag-afford na po ng piyansa. Okay, ASEC Nico, ano po yung masasabi nating plus factor sa pagsasama-sama ng Korte Suprema, ng DOJ at ng DILG sa adikang ito para sa kapakanan ng ating mga kapatid na PDLs? Matagal na tong JSCC, no? Although ngayon, ang dami na naming mga projects, kasama po kayo doon, DILG, no? DOJ, DILG at Supreme Court nagsama-sama. Lahat po ng actors sa justice system nagsama-sama para mas maganda po yung communication, yung coordination, at marami pa talagang magagawa yung JSCC na yan. Especially dito sa December 6 and 7, magkakaroon ng Jail Decongestion Summit kung saan magtitipon ang tatlong ahensya para po pag-usapan kasama po yung mga eksperto, mga iba't ibang stakeholders, civil service organizations, pati na po yung Commission on Human Rights para mapag-usapan kung paano solusyonan itong congestion rate natin. Ano po sa tingin nyo, ASEC, yung mga dapat bigyan ng prioridad sa summit na ito? Siguro po ang magandang tignan yung mga holistic na solution dahil yung DOJ po may role yan, yung DILG may role din yan, Supreme Court, iba't ibang role ho yung mga ano yung mga ahensya na yon sa pagbuo ng solution. Pero pag makita mo yung insight or yung input po ng civil service organizations, mga eksperto galing sa iba't ibang bansa, yung mga tao na dumaan sa kulungan, pag makita mo yung perspective nila, maiiba po yung magiging solution, mas holistic na po. At matutugunan talaga ang root cause ng ating congestion rate at yung
yung solusyon, syempre, magiging mas maganda. Syempre, nag-combine na yung mga superpowers ng mga ahensya nito, eh, di ba? So, Asik Nico, kasama din po ba sa matatalakay sa summit na ito ang karagdagang piitan sa iba't ibang rehiyon ng bansa? At ano po sa kasalukuyang proyekto ng pamahalaan bilang karagdagang facility para sa mga PDLs? As of right now po, no, sa part po ng DOJ, may 7 po na may 7 facility na yung Bucor. Although gusto po nating dagdagan yan para po talagang ma-regionalize yung jail system natin. Ngayon po, ang pinakamalaking prison facility ho natin ay nasa Muntinlupa, yung New Bilibid Prison. At napaka-congested na po doon sa facility na yon. Umaabot na po ng siguro 19,000 higit yung mga nakapiit doon sa New Bilibid Prison. Although ang capacity lang po niyan ay mga nasa 7,000. So napakalaki po, no, ng congestion rate. At medyo masakit na talaga. At hindi maganda yun, kahit po nakakulong po yung tao, may karapatan pa rin po yan sila. So gusto po natin gumawa ng regionalized prison system kung saan bawat rehiyon meron talagang kulungan. No? Maganda to dahil yung mga kamag-anak po ng mga nakakulong makakapagbisita sa kanila. At mas maganda po yung magiging mga reform programs po natin. Sa kabuuan, Asik Nico, ilan na po ba ang nailipat na PDL sa mga regional jails natin? Ngayon po, umaabot po ng halos 700 na lipat. No? Ang iba dyan, nailipat na sa Iwahig. Noong bumisita po kami doon sa Iwahig, napakaganda ng programa nila dahil nagkaroon ng isang agreement ang DOJ tsaka ang DA, Department of Agriculture, kung saan tinuturuan ang mga PDLs kung paano mag-farm. Oo, so, nakita talaga namin na talagang all out sila doon sa kanilang bagong activity at maganda rin yung naging product nilang mga PDL. Mm-hmm. Siguro kasama niyo diyan ang Department of Agriculture, ano? Mm-hmm. Opo, opo. Oh. So ibang usapin naman, Asik, may tanong ang ating kasamahan sa media na si Luisa Erispe ng PTV. May comment po ba sa kayo sa sinabi ni VP Sara Duterte that she's requesting the DOJ to insist on its stand against the ICC probe? Hindi naman po kailangan mag-request dahil hindi naman po nagbago ang stance, no, ng DOJ. Ang kagaya siguro ng sinabi ni Secretary Mulia, pinapag-aralan lang po, no? Dahil meron mga nagsalita galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch of government. So kaya po namin pag-aralan dahil meron pong nagsabi na siguro tignan na lang muna natin ulit yung ano. At umiiba po yung polisiya ng gobyerno, no? And I think dito po sa amin, sa DOJ, sa ngayon, ito pa rin po yung stand namin na wala pong jurisdiction ng ICC. Although of course, magiging bukas kami if ever meron po tayong nakikitang pagbabago sa polisiya. Asik Nico, nakikita po ba ng DOJ ang possibility na bumalik ang Pilipinas sa ICC? Ano ang stand ng DOJ sa pagbalik ng Pilipinas sa ICC? Malayo pa po yan, no? Dahil pinapag-aralan pa rin po natin yan. And marami po talagang consideration, marami po talagang mga legal challenges. Dahil isa dyan, hindi naman po tayo part or miyembro ng Rome Statute na. At kailangan po natin pag-aralan talaga lahat ng consequences ng pagbalik sa ICC. Kasi umalis na tayo noong 2019, tapos ngayon, kung babalik sa 2023, anong dahilan, di ba? Ayaw natin na mukha tayong balimbing, di ba? Siyempre, ayaw natin. Kailangan natin maging deliberate, kailangan natin pag-aralan ng mabuti para yung mga decision po natin hindi makaka-apekto sa ating state. Agree. So, okay, may sunod po na tanong pa dito si Luisa Erispe ng PTV tungkol po sa Pogo. Last Friday, may na-raid ulit na bagong Pogo hub and allegedly sangkot ulit sa human trafficking. Sa ngayon, ilan na po ba ang mga kasong nakabinbin sa DOJ related to Pogos, and there are reports na lumilipat sa mga probinsya ang mga Pogo hubs na ito? Tama po yun, no? Malaking problema pa rin ang human trafficking sa ating bansa, lalong-lalo na medyo nagtatago sila sa ilalim ng mga iba't ibang mga lehitimong operation kagaya ng Pogo at iba-iba pa, no? Marami po talagang kaso na na-file, although I don't have yung concrete numbers right now. We are planning to
further boost yung ating efforts against human trafficking. At yung importante talaga dyan, may mga mako-convict. Dahil wala namang mangyayari kung puro raid lang at wala namang nako-convict. No? And tama po yung binanggit nyo na lumilipat na sila sa remote areas, sa mga probinsya. Pero ang ibig sabihin yan, effective ang ating response against itong mga human traffickers. At yun yung dahilan kung bakit sila lumilipat. Dahil dito sa Metro Manila, hindi na sila nakakapag-survive. Alright, wala na rin po tayong oras. No, Asek, sayang, marami pa sana tayong gustong pag-usapan. Pero siguro mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon sa ating programa. Siguro abangan na lang po natin ang Jail Decongestion Summit na gaganapin sa December 6 and 7. Marami po tayo mapapag-usapan doon. Maraming solusyon ang i-discuss. And napaka-importante po no, nitong issue na ito. So sana po abangan po natin lahat. Asik Nico, medyo bitin ang ating interview. Pero maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Mico Clavano, ang tagapagsalita ng Department of Justice.